Dito ulit tayo ngayon sa ating Baanteng Lote Garage. Eto. Paalala mga paps, ha? Pa-follow nga pala yung bago kong page. Kasi yung bago kong, yung luma kong page, tsaka yung main account ko, na banned ni Facebook. Ewan ko yung Facebook, napaka tindi ng mga bantayan ngayon ni Facebook, eh. So, ang project natin ngayon, tutorial tayo sa pag-install ng oil cooler sa TMX Alpha. Head version ang gagawin natin mga paps. Ayan. Ito yung ari, all the way from Valenzuela, Sir Jeff Texon, TMX Manila Vice President. So ito yung materials natin. Ang gagamitin lang naman natin materials mga paps, budget meal. Galing sa mga second hand. Pero ayos na ayos pa. Ito yung cooler na gagamitin natin. Galing sa drain plug version to. Ayan. Kakabit natin sa Alpha nya. Ayan. Papalo nga mga, pala mga paps nung ano ko ha, bago kong FB page. Bali ito rin naman yung ano nun eh. Ayan. Hydraulic clutch and oil cooler conversion. Ito rin yung baling wall nun. Tapos yung Facebook ko, yung bagong Facebook gamit ko ngayon, Lyric Bench Junior 2. Yun. So, start tayo, mag-prepare. So, una natin gagawin mga paps, magkakalas tayo ng top head cylinder cover. Ang gagamitin natin dito, stock ba to? 10mm. Box or socket. Okay, kalasan muna. Kakat ko na yan mga paps ha. O panoorin nyo na rin tamang pagkakalas. Tapos sa ASB niya, gagamit tayo ng 8mm. Para dito, tsaka doon sa kabila. Cut ko na to, ha. Alam niyo naman to kung paano buksan eh. Ito mga paps, so, bali natanggal na natin yung top head cover. Meron siyang apat na tornilyo. 10mm, tatlong 10mm, tsaka isang 8mm para sa ASB. Nadamay lang. Kahit di na pala tanggalin to. Nadamay lang siya dito dapat dyan. Oh. Nadamay lang sa pagkakalas. Ayan. Okay. So, bali ang next naman natin gagawin, sasarado natin to. Maglalagay tayo dyan ng screw. Iri-retread natin yan, itong butas na to, para ma-divide yung pressure ng oil, mabuo yung cycle. Iikot muna sa oil cooler bago i-spray sa makina. So, bubutas tayo dito.
Tapos ito, re-retread din natin to. Yan. Butas muna tayo dito. Retread dito. Tsaka dito. Okay. Yon mga paps. So, bali, kinuha muna natin yung sentro ng bubutasan natin dito eh. Sa loob. Ito kasi yung pinaka magiging supply ng oil cooler yung manggagaling dito. Supply ng oil cooler, ikot kay oil cooler, balik, spray sa head. Supply ng oil cooler, balik, spray sa head. Ito, tatakpan natin to para mabypass. Ito, magtitread tayo yung butas na yan kung nakikita nyo yan. Yan. Kita ba? Kita ba? Kita. So, butas tayo ngayon. Ito, nakuha na natin yung sukat ng sentro. Butas tayo ngayon. Okay. Wait lang. So mga paps, ginamitan muna natin siya ng maliit para makita rin natin yung sentro sa loob. Kung okay ba, para makapag-adjust pa tayo kung sakali. Stop ko. So nakita niyo yung butas mga paps. Tetread na natin siya. Gamit tayo ng 8mm by 1.25 hand tap pang retread. So, yon testing na natin siya. Si 8mm by 1.25 sa binutas natin, ginawa natin ng thread. Swabing-swabing lang mga paps. Ayun, hindi makita ilalim eh. Ayun. Kitang-kita nyo naman. Tsaka dapat yan mga paps, pantay. Hindi pwedeng bumengkong yan kasi pag bumengkong yan sa pagkakalapat, kahit anong higpit nyo, tatagas at tatagas yung langis. Kailangan pantay na pantay siya. Ayan o. Kumbaga ano, 90 degrees. Hindi man ma-perfect, at least hindi malayo. Hindi pwedeng nakabengkong na ganun. Pag ganyan, at least pantay. Okay. Doon naman tayo sa kabila. Yan, ang next naman natin. Ito part 2. Part 2 na nga pala tayo ah. Ang next naman natin iti-thread, ito. Ito yung mismo, pinaka-importante ito. Ito ang magdi-divide ng pressure. Kasi pag hindi mo inanohan yan, sinalpa ka ng divider yan, walang kwenta yung pagbubutas mo sa supply at sa return. Hindi iikot. Parehas may pressure, pero hindi iikot. Walang cycle sa oil cooler. Okay, threadan muna natin. Ang gamit natin hand tap dito mga sir pang retread. Si 6mm by 1.0 para sa divider natin, oil pressure divider. Ito yung magba-bypass.